So hello guys, welcome to my channel. It's me again, Romella Dreamer. So guys, nandito ako ngayon sa province namin. So for today's video guys, is all about sa kung paano tayo magluto ng ginataang kamuti tops at saka ano yan, alugbati at saka kasava. So yan ay kumuha ako ng alugbati at saka ng kamuti tops leaves. Ano ba yan? Ang daming S. So, ayan. So, guys, yung kamuti tops namin is nasa baba lang. Nasa baba. Nasa, ano, ng bahay lang namin, guys. So, parang garden lang namin yun siya, guys. And then, ayan. So, continue to cut stitcher. So, ayan na, guys. Tapos na ako kumuha ng leaves ng kamuti tops at saka ng alugbati. So, ngayon is uwi tayo ng bahay at saka ating anong tawag dyan? Basta ganyan. So, pagkatapos yun guys, syempre ating huhugasan para malinis yung gulay natin. Yan. Tapos so, ayan guys yung kasava or balanghoy kung sa Bisaya guys. Ayan siya. Kunin natin yung ano niya guys. Ang tawag dyan. Palit niya guys. Hindi ko na alam paano yan tatagalogin. Basta, alam niyo na yan siya guys. So, ayan guys, parang dalawa lang yung nilagay ko na kasava. And then, slice natin siya guys. Depende po sa atin kung anong klaseng slice yung gusto natin. Basta, madali lang siyang maluto para hindi tayo matagalan sa pagluto ng ating gulay. So, remember guys, to be careful in slicing the kasava. Baka kasi maano natin yung kamay natin. Ayan, so habang ginagawa ko yan, so ano ba yung share ko sa inyo, charot? Wala akong may share, alam niyo na, charot lang. So yan yung ginagawa ko dito guys. Sobrang easy dito sa buhay, sa bukid na nirahan. Kasi hindi mo na kailangan mamili, ganun. Kasi nasa, ano lang, nasa tabi ng bahay mo yung mga kakailanganin mo na ingredients. So ayan, patapos na ako mag-slice ng kasava natin. After I finish that one guys, kailangan natin siyang hugasan ng tatlong beses or depende po sa inyo, basta malinis yung kasava natin. So ayan, hinugasan ko na talaga siya. And yeah, tapon natin yung tubig. So habang ano natin, kailangan natin i-prepare yung ating kaldero or lutuan natin guys, or pot or anything na pinaglutuan niya. Then ilagay natin yung kasava sa loob ng kaldero. And then after yun guys, lagyan natin siya ng water, 2 cups or 3 cups, depende sa inyo guys. Basta sa akin is 2 cups lang yan. And then after that guys, i-ano natin siya, ilagay na natin siya sa apoy. So sorry guys, I just used the you know, kahoy na ano guys, lutuan. So pumunta tayo sa labas at kumuha tayo ng coconut or lube or niyog, ano ba yan, basta ganun. Ayan, so nakuha na siya nung nakarang araw siguro yan guys. Basta kinuha na yan siya guys, kasi hindi ko kayang umakyat dun sa puno. Ayan, so napili na tayo ng ano yan, niyog or bunga ng lube or coconut. So kailangan nating magtiyaga. So tayo-tayo lang naman ang mag-e-effort, kasi tayo-tayo lang naman ang kumakain yan. So effort lang konti with love, so that our, you know, our gulay is lami siya guys. Basta inano na siya. So ayan na guys, luto na yung ating kasava. After that, set aside natin yung kasava natin na naluto. And then we just prepare the coconut for our coconut milk. Yan guys. So yung kaguran natin guys is wala siyang ano, yan yung tinatawag na kabayo na walang tiil. Yan, the horse without the leg. So yan. So guys, yan, konting effort lang talaga siya guys para masarap yung luto natin. Yan guys, inanyan ko kasi guys, malayo yung ano, yung palengke dito, alam nyo na. So pagkatapos na guys, lagyan natin ng tubig syempre. Tapos kunin natin yung milk ng coconut. So ayan, nakita nyo naman yung ginawa ko guys. And then after that guys, i-set aside natin yung tinatawag na, hindi ko alam anong tawag dun, basta may set aside tayo dun. And then guys, kasi wala akong shears or ano yan, yung parang ano, salaan guys.
yung ginamit is kamay lang kasi guys, alam niyo na, nasa bukid tayo or nasa province tayo. So we are too far to buy something, you know, to buy something, ano ba naman. So after that, ilagay na natin siya dun sa may apoy sa kasama natin. And then yan, so nakita niya naman yung ginawa ko guys. Haluin lang natin. Tapos guys, after that guys, ilagay na natin yung ating kamutita leaves at saka yung alugbati leaves natin. So yan. So ayan guys, after natin ilagay yung kamutita leaves at saka yung alugbati leaves natin, haluin natin siya guys. Ayan. And then after that guys, lagyan natin na siya ng ano yan siya, asin. So yan. Asin yung or salt. That is salt. Ayan, so ayan, ilagay natin siya. Huwag natin biglaing ilagay doon sa ating gulay kasi guys, pag ilagay natin siya bigla, may tendency kasi na hindi matutunaw yung mga asin, di ba? So, yeah, just naniguro lang tayo guys, naniguro yan siya. So, just picking here, mix languages, yan. So, next pala is the ajinomoto or the bitsin. Huwag ka nang tawag dyan, basta bitsin daw yan siya. Or ajinomoto. So, yan. Lagyan natin siya ng konti. Ayan. Guys. So, guys, stir for 3 minutes or 2 minutes lang, guys. So, para hindi mo na tayong gulay natin. So, guys, this is the gulay for today. I just the coconut milk, the kamutita leaves, the cassava, and the malunggay, the alugbati. So, yan. Ready to serve and God enjoy eating. Thank you for watching guys. God bless.